Unfortunately, umuwi akong Luhaan. Di ako nakahanap ng work sa Japan. Everybody and welcome to our channel. This is Vivian, and in this channel, in Team Bigornia, I share about my journey in finding a job in Japan. I also share about my Nihonggo studies, and also our daily life here at home. July ako nag-start maghanap ng work online. So I saw na madaming job yung mga foreigners doon naghahanap sa gaijin.com. So doon ako naghanap, and July ako nag-start. As soon as nag-send ako ng mga emails ng resume ko, mayroon agad nag-reply sa akin. Like, I think the same day. Tapos mayroon agad akong interview. Nung nag-email siya, sabi niya, please give me your number here in Japan so that I could call you. Tapos sabi ko, wala pa ako sa Japan, pero I'll be there. Kaya lang, I'll be on visiting relative visa. Tapos nag-reply siya, sabi niya sa akin, I have to retract the interview because we don't hire from overseas. So, kailangan nandito na sa Japan. So, dun ko na-realize na, kailangan pala nandun ako sa Japan. So, July yun, August, nandun ako sa Japan. Nag-ano pa din ako, nag-email, nag-send pa rin ng resume. Tapos, pagdating ko sa Japan ng August, 1 month kami dun, 2 days pa lang ako dun, or 1 day pa lang ata, mayroon na agad tumawag. Tapos sabi, how soon can you start work? Ganyan. Sabi ko, as soon as possible, as soon as the visa is sorted out. Tapos sabi niya, so wala ka pang visa. Sabi ko, oo, nandito ko sa Japan, pero visiting relative visa. Tapos sabi nung kausap ko, kasi kailangan na namin. Kasi August yun, September, magsa-start na ulit. Diba, August merong, parang may summer, summer break? Hindi ko alam kung anong tawag doon, basta may breaks nila, yung Golden Week. So, September, magsa-start na ulit yung class. And then, sabi niya, it'll be too tight, ganyan. So, unfortunately, hindi daw nila ako pwedeng i-hire. Tapos, so yun, bago pa yun, madami na ding mga nag-message sa akin na nung nalaman nila na nasa Pilipinas ako or ang visa ko, visiting relative visa, sabi nila, we cannot hire you. Kasi hindi sila nag-hire from the Philippines. I heard from my friend, sabi niya, medyo dinidiscourage daw talaga na mag-hire from the Philippines kasi, eto na, handa ka na ba? So, this is what I found out na, so, before kasi, pwede kang ma-direct hire. Ngayon, kahit direct hire ka, kailangan mo pa din ng agency sa Pilipinas. Kung wala kang agency sa Pilipinas, hindi ka makakalabas ng bansa para magtrabaho sa Japan or anywhere. Hindi ka magkakaroon ng working visa. So, kunyari, na-hire ka na nung company sa Japan or sige, we are going to offer you a job. Kailangan mo ng agency. Ngayon, yung agency kasi, syempre may bayad. Ang shoulder ng agency, si company. Babayaran niya yung agency ng agency fee, processing fee, tapos requirement ng POEA, company din ang magbabayad ng airfare, ng housing, which is good, diba? I mean, parang kung para sa atin, okay yun. So, walang placement fee, wala tayong babayaran, di natin iintindihin kung ano-ano. Pero, bad for those na mag-hire sa atin. So, dahil dun, dinidiscourage, parang chika-chika dun sa sabi ng friend ko, na yun nga, dinidiscourage na mag-hire from the Philippines. Kasi nga, ang mahal. It is the same thing. Pakita ko sa inyo yung mga yung mga reply sa akin ng mga in-applyan ko. Lahat sila sinasabi na it's costly, parang we can't hire from the Philippines, there's a lot of paperwork, blah blah blah. As in lahat sila, same. Ayan, tingnan nyo, basahin nyo dito. Yan. Ito pa. At ito pa. I-post nyo na lang. And actually, madami pa. And then, hanggang sa, nung nandun pa, ito pa, wait. Rewind. Nung nandun ako, so I got a call again for interview. Tapos, bag start pa lang ng interview, sinabi ko na
I don't have a working visa. I'm on a visiting relative visa. Sabi, yeah, I know, parang it's okay. Tapos, ayun, parang okay na, sobrang okay na. Pero sabi niya, first time kasi namin mag-hire from the Philippines. Ito na, first time niya. So, ibig sabihin, di niya alam yung pagdadaanan niya sa POEA. So, I'll get back to you in a week or so. I'm gonna talk to our admin to sort things out. Tapos, di antay-antay ako, ganyan. Parang umabot nga parang mga 2 weeks bago siya nag-reply. Tapos, nung nag-reply na siya, sabi niya that, unfortunately, kailangan nilang i-retract yung job offer kasi masyadong may paperwork and all that, di daw nila kaya. Umuwi na namang luhaan ang lola niyo. Parang wala na talaga. Parang di na rin ako nag-send ng mga application kasi, ano, ganun, pare-pareho yung sinasabi nila eh. So, parang ang ano ko na lang nun, ang choice ko na lang nun, talaga mag-apply sa agency. And, jet. So, day before we went back to the Philippines, naglabas na, everyday September, everyday nag-aano ko doon, nire-refresh ko yung page ng jet program, tinitingnan ko kung open na sila. Tapos yun, ano, the night before na ano, bumalik kami ng Pilipinas, yung friend ko yung nag-send sa akin, sabi niya, huy, open na yung jet. Nauna niya pang nalaman, kasi nung day na yon di ko na-refresh yung page, kasi maaga kaming umalis. Since last day na namin nun sa Tokyo, ano, hindi na ako masyado nakapag-internet nung umaga kasi aga namin umalis. Tapos yun nga, nung ano, kinabukasan, ano, ready na kasi at ni-ready ko na yung requirements, yung transcript of records, ni-ready ko na yung diploma, ni-ready ko na yung reference letter, nag-message na ako nang hingi na ako ng reference letter. Yung mga requirements, yung application form, parang ni-ready ko na talaga lahat. Tapos, ano, so, nung pag-uwi ko ng Pilipinas, yun agad talaga yung inasikaso ko. Inasikaso ko yun sa jet, yung mga, yung application form dun sa jet, ni-ready ko na siya. Tapos, I think the following week, nakapag-submit na ako yung statement of purpose, pina-edit ko pa yun. Meron akong friend na editor na ano, yun. Kasi, syempre, kailangan seamless. Period, capitalization, grammar, yung word choices, and all that. Yun. So, pina-edit ko na sa friend ko. Paki-check. Kasi editor yun. Yun, di naman siya nagpabay. Thank you ha, salamat. Tinatanong ko kung magkano, sabi niya wag na daw. I'm still waiting right now kung anong latest. And then, I'm waiting for jet. Kasi yung jet program, malalaman kung nakapasa ka sa first screening by siguro December or January. So, kung nakapasa ako doon, thank you Lord, pero hindi pa tapos ang laban kasi meron pang demo, interview, may test. After noon, saka pa lang malalaman if you will get hired. At April pa yun may laman. So, abangan natin. Let me know kayo, ano yung experience nyo finding a job in Japan or how you found your job in Japan. Let us know. Tulungan nyo kaming mga naghahanap ng trabaho sa Japan. I hope na yung mga iba na naghahanap dyan ng work ay makahanap na din tayo. See you in our next video.